Subalit ang kanyang intensyon na disiplinahin ang naturang estudyante ay posibleng maging mitsa ng pagkatanggal ng kanyang lisensya bilang guro. Itong tatay-nanay nandito, Opo. Hindi ka kakasuhan ng child abuse dahil ikaw na kusa mag-resign sa iyong trabaho at maging sa PRC, ilalakad namin at sasangayunan mo para mas mabilis yung proseso na ikaw ay matanggalan ng lisensya. Or, isang option, ilaban mo sa korte, masasampa ka ng kasong child abuse. At para sa akin po, ma'am, kung ako tatanungin mo, malaking posibilidad na makukulong ka. Ano pong pipiliin mo doon, ma'am? Yun na lang pong decision ng father tsaka mother. Okay. Ma'am, punta kayo rito, pag-usapin kayo para magpirmahan po sa barangay at sa DepEd na yun nga po na pag-usapan ninyo para maging official na po yung pag-uusap na yon. Okay, ma'am? Opo, sabihan na lang po ako kung kailan po at saka saan po, sir. Opo. Ma'am Melita, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin. Opo, Madam Melita. Thank you very much po, sir. Okay. Naging patas nga ba si Idol Raffy na kampihan ang mag-ina or naging one-sided siya at na-misjudge ang nasabing guro? Tunghayan ang nagkakaisang saloobin ng mga netizens. Umani ito ng maraming komento na pabor sa guro at nagkaroon ng maraming dislike sa YouTube post nito.